Hi guys and hi ka-Jerseyfied negosyante! Panibagong araw at panibagong recipe ang ating ibabahagi sa inyo kasama ang ating Jersey Condensed Creamer. Sa ngayon nga ay gagawa tayo ng napakasarap na leche flan. At para naman kakaiba ang ating recipe ngayon dahil lalagyan natin ito ng ating napakasarap na Royal True Orange. Tara na at simulan na natin ang pagluto. At para sa ating unang procedure ay gagamit lang tayo ng ating Royal True Orange. Subuksan muna natin ito. Pwede kayong gumamit yung nasa bote o itong encan. Pagkatapos, ilipat lang muna natin dun sa ating pinggan. At gagamit tayo dito ng 2 buong itlog. Pang thumbnail lang yan. So yan nga guys, sa isang mixing bowl nga ay magluto na tayo. Maglagay muna tayo ng 2 buong itlog. 3 buong itlog pala. So yan guys, whole egg ang ating ilalagay dito. Pagkatapos, maglagay na tayo ng 1 cup ng ating Royal True Orange. Ilagay natin dun sa ating itlog. Pagkatapos, beat lang natin ito gamit ang ating wire whisk. Kung wala kayong wire whisk ay pwede naman yung tinidor na lang. Siguraduhin lang natin na well combined yung ating itlog at ang ating royal. Pag nag-combine na silang 2, ay ilalagay na natin ang ating napakasarap na Jersey Condensed Creamer. Subuksan muna natin ito. Nagamit lang tayo ng ating can opener. Dahil chance sira na siya. So gamit na lang tayo ng kutsilyo. So ayan guys, meron nagtatanong na parehas lang ba ang Jersey Condensed Creamer sa Jersey Condensed Milk. Yes po, parehas na parehas lang po. Ayan guys, available na nga sa lahat ng leading supermarket store ang ating Jersey Condensed Creamer. Pagkatapos, ibuhos lang natin ang 1 can ng ating Jersey Condensed Creamer sa ating mixture kanina. And then, mix lang natin ito hanggang mag-combine yung 3 nating ingredients. At pagkatapos, para naman magbigay aroma at magbigay lasa, ay magdadagdag tayo ng ating vanilla extract. 1 teaspoon lang ang ating vanilla extract para naman matanggal yung lansa ng ating itlog. And then mix lang natin ito hanggang mag-combine. Then pagkatapos, set aside lang natin dahil gagawa na tayo ng ating caramel-based syrup o mas pinasimpleng tinunaw na asukal. Ayan guys, meron tayo ditong 1 tablespoon ng ating asukal sa ating lanera. White sugar ang ating ilalagay dito. 2 tablespoon pala yun. Pagkatapos, sutuin lang natin ito sa mahinang apoy. Hayaan natin itong matunaw at huwag sunugin. Tulad yan. So pag medyo natunaw na nga, set aside lang muna natin ito. At ilalagay na natin, ibuboost natin yung ating mixture kanina. Siguraduhin lang natin na natunaw na nga yung ating sugar. So ayan guys, huwag na huwag yung susunugin dahil magiging mapait yung ating caramel-based syrup. So ulitin lang natin. So ayan guys, mas maganda kung white sugar ang ating ilalagay dito kaysa sa brown sugar dahil ang white sugar ay mabilis matunaw dahil mas sobrang pino ito kaysa dun sa ating brown sugar. Ayan guys, kung medyo naman natatagalan ka sa ating pagtutunaw ay pwede naman dun na lang sa inyong microwave oven nyo ito tunawin. So pag medyo tunaw na siya, set aside lang muna natin ito. So inulit ko lang yung ginawa natin kanina, pampahaba lang ng airtime. Pagkatapos ay ibubuhos natin dito yung ating mixture kanina. So ito na nga guys, 2 yanera ang ating linagay dito. So kung makikita nyo sa isang yanera ay medyo sunog.
Okay lang yan. Pagkatapos, ibuhos na natin ang ating mixture. So, 2 cups ng ating mixture ang ating ilalagay dito. Hanggang mapuno na nga yung ating llanera. And then, lulutuin lang natin ito gamit yung ating steamer. Ayan guys, yung normal na pagluto lang ng ating leche flan ang ating gagawin dito. So, lulutuin lang natin ito ng 60 minutes or 1 hour. Depende na lang kung luto na nga. At makalipas nga ang 1 oras, ito na ang ating final output. Ayan guys, sa isang pinggan, ilipat lang natin yung ating leche flan. So, siguraduhin lang natin natanggal na natin yung gilid gamit yung ating toothpick o yung ating barbecue stick. Pagkatapos, tap lang natin ito para makita natin yung ating final output. Tulad nito. Ta-da! Diba? Yan yung sunog kanina na ginawa natin na ang ating caramel-based syrup. Ayan guys, mas masarap i-serve ang ating royal leche flan kapag malamig ito. Kaya, chill lang muna ito overnight or sa ating freezer ng 2 hours. Ayan guys, bukod kanina sa ating oval na llanera, ay gumawa din ako ng ating circle. Mas maganda ito dahil konti lang para sa mga health conscious dyan at merong diabetes. Mas okay ito dahil nga, konti lang yung makakain nyo na leche flan. At ito na nga guys, ang ating napakasarap na royal leche flan. Di nyo akalain na pwede palang lagyan ng royal ang ating simpleng leche flan na talagang mas lalong sumarap. Dahil din yan sa ating Jersey Condensed Creamer. At ayan guys, maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong planong ibenta ito, ay pwede mo itong ibenta yung ating oval na leche flan. Ay pwede mong ibenta ng 50 hanggang 100 pesos. Ito namang circle ay pwede mo itong ibenta ng 20 hanggang 30 pesos. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and notification bell para update ka sa ating mga daily uploads. Thank you for watching and God bless.